Magandang araw mga kaagimat. Ngayon matutunan natin kung paano mag-alaga ng isang mutya. Kahit na sino, pag natutunan ang kaalaman na to, ay pwedeng magpa-empower or mag-cleanse ng isang mutya. Ang mutya po ay kailangan mong pangalagaan kahit ang energy niya ay normal. Kahit ang mutya siya ng kalikasan, kailangan pa rin natin itong i-cleanse kasi ang mga mutya ay nag-a-absorb ng mga negative energy. At kung nag-a-absorb siya ng negative energy, mapupuno siya. Tapos yung ipoproduce niya, instead na positive, negative na or negatibo, magiging ng madaling magalit, masungit, jealous, sad. Yan ang mga examples ng negative energy na yung emotion mo maapektuhan. So kailangan mo siyang i-cleanse ng maigi. So paano ba ang tamang ritual or pag-alaga ng mutya para magiging itong magbigay ng positibo sa iyong buhay? So unang gagawin natin ay mag-insenso tayo, pero ang insenso na gagamitin ko ngayon ay iba sa mga insenso ng karamihan. Ito ay nagbibigay ng lakas, bali nag-charge siya ng energy, nag-cleanse siya at magiging mabisa ang iyong agimat or mga mutya. So ito po ang style din ng ano ko pag i-incense ay iba. Hindi ako gumagamit ng charcoal. Ito lang, ito ang DIY na ginagawa ko. So candle, tapos meron akong ganito. Teka, kunin ko muna to agimat. Okay, so ito po yung insenso ko. Lagyan natin nga ng insenso. Kasi lang. Oops. Ito mga kaagimat, gagawin natin po, magpausok tayo. Ang insenso na to ay sari-saring mga herbals ang laman or pinaghalo ko. Mga iba't ibang klaseng insenso. Yung iba ay sa ibang bansa pa makukuha. Ginagamit ito ng mga shaman sa ibang lugar. Ginagamit din itong sa mga ermitanyo sa ibang bansa. So nakuha din tayo, so in-apply ko dito. Pwede din kung gusto niyo makakuha ng ganitong klaseng insenso, eh i-contact niyo lang ako sa description box. Andun yung number ko. Pwede ko din i-dictate na 0905-805-1987. Again, 0905-805-1987. Ang amoy po ng usok ay mabango, hindi katulad ng ibang incense, so is masakit sa ilong. So mas okay siya kahit sa mga neighbors mo ang makaamoy, eh hindi sila nagre-reklamo. So ayan, unti-unti nang umuusok. So ganito lang po yan. Pwede kayong magawa na katulad nito. Yung insensong to, ang insenso na to ay pure talaga na ano, yung usok niya is insenso talaga, wala yung charcoal. Iba, walang bunot ng niyog. Pure siya talaga. Yung amoy niya is mabango. Kita niyo, meron ng konting usok. Nandito kasi ako sa labas, wala ako sa altar ko kasi ano, masikip sa loob. Tapos may medyo hangin ng konti. Naamoy ko na yung bango niya.
Kahit maliit yan yung usok, unti-unti itong lalaki. So ang gagawin nyo lang nito, or for example ito, pausukan nyo ganyan, pausukan nyo lang ng pausukan hanggang sa ma-charge niya yung power ng ano, ng insenso. At saka tong insenso na to, na ano ko na to, na bless na, meaning kung merong mang gustong kumuha na to, is nabe-bless ko na empowerment para kung ang usok niya, kung merong mga negative energy, hindi makalapit or aalis sila. Kahit pwede itong i-incenso sa loob ng bahay, iikot nyo sa iyong bahay, pwede kayong gumagamit ng charcoal kung wala kayo, hindi katulad nito na style charcoal, maglagyan nyo ng apoy or baga, uling. Tapos pag nag orange na siya sa baga, i-apply nyo to, uusok ito. So iba't ibang herbs ang nandito, kita nyo usok kahit ganyan, okay, nag-charge na siya kahit mga ilang seconds or minutes, depende na sa inyo na feel nyo na na-charge na siya or na-cleanse. Ito naman, oops, yung usok niya, kahit nung una pang mga panahon, ang mga ermitanyo, ang mga albularyo, kahit sa ibang bansa, yung mga shaman, mga Wiccans, gumagamit na ng mga incenso sa ritual. So isa ito sa very effective ancient time, dito na to. Yung mga herbs na to is ginagamit pa simula pa nung unang panahon. Kuha tayo ng iba. Kahit ganito to is nabifeel ko yung init niya. Tapos yung amoy, mafeel mo yung amoy. Yung mga mutsanyo, mag-insenso kayo. Sa personal, maklaro yung usok, pero sa camera ko, halos hindi ko makita. Parang iba na yung itsura niya. Kita niyong usok. Kita niyong usok. Kung hindi kayo marunong mag-blessing ng mga mutsanyo, insenso na lang nagkatulad nito. Ito nang ginagamit sa ibang bansa. Or kahit sa Pilipinas. Pero sa Pilipinas at saka sa ibang bansa ng mga style ng insenso, inaano ko. Pinagmix ko. At saka rinitwala na ang sino mang mutya or anting-anting ang matamaan or kahit bahay, mag-cleanse siya. Aalis yung mga negative spirits, negative energy. Ang ibang mutya kasi, kapag hindi mo na-cleanse, meron kasi yung mga engkanto naka-attach sa kanya. So, mangyayari, parang instead na mayroon ka mutya para mag-protect sa'yo, minumulto ka na. Kasi, may mga naka-attach na mga evil spirit or negative energy sa mutya.
Kaya kailangan talagang i-cleanse. Very important yan. I-cleanse mo ang iyong mutya. Hindi mo sa camera, hindi maliwanag yung usok, pero dito sa actual is merong usok. Pero nakita mo, naging uling na ang okay ng usok ko. See? Oops. Kailangan nilang mausukan para matanggal yung mga negatibong enerhiya, mga naka-attach na mga masamang espiritu. Kailangan tanggalin, kasi kung hindi, magiging masama kang tao. Napakabango. Amoy na amoy ang bango ng mutya, ang nainsinso. Pero yung mutya, nacha-charge siya. Okay. Ayos. Kahit ganyan lang usok, nacha-charge na sila. Ito. Mausok ko. Yung usok niya is pinong-pino. Ganyanin natin para makita. Pwede rin, ganito gawin natin. Pwede rin kung para kita nila. Yung malapit ka na matapos sa yung mga mutya mo is malapit nang maubos, konti na lang. Pwede rin ito gawin natin. Yung usok niya. Mas makapal ang usok. Amoy na amoy yung usok niya. Ouch, very mainit. Ito naman. Pwede ito. Kung gusto niyo mag-order ng insenso na to, contact niyo lang ako para yung mutya niyo is cleanse na cleanse at nagcha-charge. Importante to sa lahat ng gumagamit ng mutya. Pero maraming tao hindi alam ang ganitong style. Okay. Maraming salamat sa panonood, guys. I think hanggang dito na lang yung video.
Please like, share, and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell. Maraming salamat at kita-kita tayo sa next video.